Isa sa mga mahalagang pagdiriwang ngayong buwan o Oktubre ay ang National Indigenous Peoples Month. Kaya po ngayong umaga, atin po itong pag-uusapan kasama ng isang educator mula sa Bukidnon na nagtuturo sa isang indigenous community. Panoorin po natin ito. Ang mga igurot, lumad, mangyan at bagobo ay ilan sa mga katutubong na meron ang Pilipinas. Bagamat ilan sa kanila ay nakatira sa mga bulubundukin at mga liblib na probinsya ang ating mga katutubo kung saan pinapanatili nila ang kagandahan ng ating mga kalikasan at kagubatan. Sa ngayon, tinatayang 10-20% ang bilang ng populasyon ng mga katutubo sa Pilipinas ayon sa International Work Group for Indigenous Affairs. Sa pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month, isang teacher ang ating makakasama mula Bukidnon upang magkwento ng buhay kasama ng mga katutubo at kung paano siya naging successful na guro. At para po magbigay inspirasyon sa atin ngayong umaga, makakapanihan po natin si Teacher June Merv Horta, ang isa sa mga tinanghal and most outstanding Pinoy teachers. At ngayon ay nagtuturo pa sa isang indigenous community sa Bukidnon. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Together with me, Prof. C. Chi. Sir, good morning. Good morning, sir. Sir, unang-una, syempre congratulations po sa inyong pagiging outstanding teacher ngayong taon. Pero sino po ba si Teacher June Merv? Gaano na po ba kayo katagal na isang guro? Good morning, everyone. Ako po si Teacher June Merv, isang last mile school teacher at ako po ay nagtuturo for 13 years na po. Teacher June Merv, si Chi po ito. Since 2016, nagtuturo na po kayo sa isang eskwelahan para sa mga Matigsalug tribe sa Bukidnon. Ano po ang inyong mga nararamdaman patungkol dito? At pwede rin po ba kayong magkwento patungkol sa Matigsalug tribe? Okay po. So, nag-start po talaga ako sa COPE ng Tobalogo. Yung formal education na po nila is on 2016. And prior to my coming to the sitio, ma'am, napakahirap doon ng sitwasyon nila kasi yung mga kabataan doon, hindi sila napopromote prior to my coming kasi hindi sila affiliated sa DepEd. So, ang nangyari po, Medyo nag-cut off yung line ni sir. Audio ni sir medyo nawawala. Sir, can you hear us? Sir, try to mute your audio system. Baka sakaling maayos natin kasi hindi ka po namin marinig sa end namin. Hello po, hello. Ayun, go ahead, sir. Go ahead. Okay, sir. So, yun po. So, 2016, nagsimula ako sa COPE ng Tobalogo. When I decided to teach in the last mile school, napakahirap po, sir, during that time. Kasi yung school before, yung community before, walang kuryente, hindi nadadaanan ng mga sasakyan. Walking is the most favorable mode of transportation to get there. So, yung experience ko doon during the first time is napakahirap talaga. So kulang sa mga kagamitan, walang classroom before, walang mga upuan yung mga bata, yung mga gamit. But eventually, with the help of our stakeholders, we were able to cope up. Tapos yung mga kawalan before is meron na po sa school. Oh, okay. Sir, kwenta niyo rin po kami patungkol sa inyong feeding program na Balugo Pagkaon Sakto. Yes po. Balugo Pagkaon Sakto program was established because during 2016, I have observed that most of my learners, though napakalapit na nila sa paralan, nag-absent pa rin. So,
it worries me personally because as a teacher, I want them to learn. So I took home visitation. I asked the IP elders, what's the problem, the parents and the community members, and I have found out na wala para silang makain sa kanilang bahay, kaya sila umaabsent. Yung mga bata doon would go to school for a short time, tapos aalis sila kasi nagugutom sila. And I have understood na yun pala yung dahilan kaya na nahihirapan yung mga bata sa pag-intindi sa mga leksyon sa paaralan. So, and I have understood na kung gutom yung mga kabataan, hindi talaga sila matututo. So, we have this school-initiated program, Balugo Pagkaonsakto Program, which is a hunger pre-lunch program. Libre po yung lunch ng mga kabataan doon sa Kope ng Tubalugo para sila ay pumunta sa school, para sila ay matuto. And we have that for 7 years and we are very thankful na yung programa na yon ay malaking tulong po sa edukasyon ng mga kabataan. And we have our stakeholders na tumutulong sa amin, like the Hapag-Asa Foundation, our Municipal Mayor's Office through MMO RAP or Rice Allowance Program, pati na yung Department of Agriculture ng municipality namin, sila yung nagbibigay sa amin ng seedlings for our vegetable seedlings para maitanim namin sa aming gulayan sa paaralan for the sustainability of our feeding program. Yun all po. Right. Mahirap kasi yun siya eh, kapag papasok ka na walang kain. Most especially sa mga school sa probinsya, talagang ang araw ng pasok nila, buong araw yan. Unlike dito sa Metro Manila, half day siya. So, syempre, maganda yung gandong programa, pero syempre, dapat ma-address din yan, lalo na sa mga kabataan, para tuloy-tuloy yung kanilang pagkatuto, no? Pero, mula doon sa National Indigenous Peoples Month, Teacher's Month din ngayon, I just wanna know, sir, bakit po ba teacher o pagiging guro ang inyong pinili bilang profesyon? And what is special about being a teacher? Aside from all of my siblings are all teachers, gusto ko rin talagang magturo. I have the heart for this vocation. When I was a child, I used to go with other young people in our church, visiting schools, visiting mission schools. Tapos doon, nag-evangelize kami. We fed them, we teach them songs. And doon, it grew my love for teaching po. So I really have this heart for teaching. I have this passion for this, for teaching po. Nakakatuwa talaga, no? Pag may mga ganitong klaseng guro na talagang binibigay ang kanilang buhay para sa kanila. At dapat din sila, talaga silang bigyan ng parangal para sa ganitong klaseng mga inisyatiba. Tamang-tama yan. Muli atin pong nakapanayamang isa sa mga tinanghal na most outstanding Pinoy teacher ngayong taon at isang educator mula pa sa Bukidnon, si Teacher Junmert Horta. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo. Thank you po, thank you po.